Tila naging malaking inspirasyon si Manny Pacquiao. Iniwan ni Mikey Garcia ang pagiging champion sa lightweight division at umakyat ng welterweight division para banggain ang IBF welterweight champion na si Errol Spence. Yun nga lang, magkaiba sila na naging kapalaran ni Manny Pacquiao. Nabugbog si Mikey Garcia sa lakas ng mga kamao ni Errol Spence, pero hindi nasiraan ang loob si Mikey Garcia. At isang matindi na naman ang hinamon, si Manny Pacman Pacquiao. Pero hindi ito nagustuhan ni Fred Rhodes, dahil ano nga ba naman ang maibibigay ng isang boksingero na galing sa pagkatalo. Kaya may pinatunayan si Mikey Garcia. Last February 2020, tinalo ni Mikey Garcia ang tinalo din ni Manny Pacquiao na si Jesse Vargas. Pinatikim ng bagsak ni Garcia si Vargas at nanalo by unanimous decision. At tulad ng dati, parang kuto sa ulo na hindi maalis-alis ang pangalan Pacquiao, at inulit na si Pacquiao ang gusto niyang makalabang susunod. I love the idea of fighting Manny, you know, and you know, I think it's the match, the perfect matchup for my next fight. Sabi nga ng natalong si Jesse Vargas, maikukumpara na sa level ni Pacquiao si Mikey Garcia. You shared the ring with Manny Pacquiao. How would you rate Mikey Garcia now that you've shared the ring with him? I would compare him to Manny Pacquiao, you know, in that level. Isang malaking statement, dahil malaki ang pagkakaiba ng skill level ni Pacquiao at ni Mikey Garcia. At di hamak na mas marami nang napatunayan si Pacquiao sa sports ng boxing. Kung si Errol Spence handang harapin si Pacquiao kahit sa Pilipinas, si Mikey Garcia kahit sa Saudi Arabia, kakasahan ang Pinoy legendary boxer na si Manny Pacquiao. You know, it don't matter where it's hosted, you know. If it happens to go to Saudi, you know, we just gotta be out there early in time to get adjusted, acclimated, and you know, adjusted to the time. But you know, I think inside that ring, you know, it doesn't matter where the fight is at. Talagang gusto niyang makalaban si Manny Pacquiao, dahil hindi raw lahat nabibigyan ng pagkakataon na makaharap sa boxing ring ang isang all-time great at legend sa boxing. You know, it's not very often that we get to possibly have an opportunity to fight an all-time great. I would love to fight Manny Pacquiao. He's a living legend. I would love to share that ring with him. Nang matanong tungkol sa posibilidad na pinag-iisipang labang Pacquiao versus Golovkin, sinabi ni Mikey Garcia na maaaring lumaban si Pacquiao sa light middleweight at pwedeng mapagtagumpayan ito. So, I mean, if he wants to fight some of the bigger guys, but make him come down to, you know, 56, 54, he might be able to pull it off. Pero kumambyo nang matanong sa posibilidad na paglaban ni Manny Pacquiao sa 160 pounds at sinabing total legend na sa boxing si Manny at halos lahat nagawa na niya, kaya pwede na siyang kumasa kahit sa 160 pounds. At kung mananalo, lalo pa ito magpapatanyag sa Pinoy boxing icon. He's done it all, so why not? I wouldn't be surprised. Do it. Go for it. I mean, he's already a legend as it is, and he'll only be greater if he accomplishes something like that. That feat would be undeniably, you know, one of the greatest achievements in boxing. Errol Spence, Danny Garcia, at Mikey Garcia. Talagang matindi ang mga kagustuhan na makaharap si Manny Pacquiao. Pero baka mawala muna sila sa eksena kung matuloy ang pinag-iisipang laban ni Pacquiao sa middleweight champion na si Gennady Golovkin. Hanggang paghamon at gigil na lang muna sila hanggat wala pang inaasahang jackpot sa kanilang boxing career. So yan lang po ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga tulad kong OFW sa mampanig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike. At kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Herbie Kiel Falamig, Morsong Band ng Qatar, Janril the Dreamer, Roger Rodriguez ng Parañaque City, King Charlie Perales ng Quezon City, John Ross Bales, Anthony Flores Mayo, Limpiado TV, Randy Macede ng Angeles Pampanga, Raul Garcia, Big Bricks Gamer, Jomel Lignes, Justin Sunga, Michael Cario ng Digo City, Ariel Esmolo, at kay Mr. Jenmer Jan Sumawan ng Pampanga. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.